Okay, lesson natin for today is arithmetic sequence. Arithmetic din tayo last week eh. Hanggang ngayon, arithmetic pa din. Okay, so ano nga ulit formula? So, ito yung hindi natin natalakay kasi hanggang difference na tayo last week, diba? Pero ang formula natin para arithmetic sequence is a sub n is equals to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 is equals to d. Times d. Ang d, anong ibig sabihin ng d natin? Common difference, di ba? Then, ang n natin, number of terms. So, number of terms to. Then, ang a sub 1 natin, which is our first term. Kung ano yung value ng first term natin, iyon yung a sub 1 natin. Then, ang a sub n, the last term. Or, di kaya, kung ano yung pang ilang term siya, the value of the n term. Okay? Kung ano yung n term natin o yung last term na binigay sa atin sa given. Kasi minsan, nagiging infinity yan. So, to the infinity, walang given na kung ano ba yung last term, pero nakakompute pa rin natin. Okay, so paano natin gagamitin yan? Halimbawa, we have the arithmetic sequence of 4, 4, 7, 10, 13, 13, and 16, and so on. May ellipsis. So, ibig sabihin, continuous ang ating arithmetic sequence. Ngayon, paano natin hahanapin if we want to find the 17th term? Okay, so ipagpapatuloy mo pa ba yan? 16. So, hanapin natin. Ano bang common difference ng sequence na to? Ng arithmetic sequence na to? What is the common difference? Hey, class. 3. Very good. So, may common difference tayo na 3. So, pwede nyo naman ipagpatuloy-tuloy siya. Kunyari, 16 plus 3 lang to, diba? 16 plus 3 equals 19. Plus 3, 21. Plus 3, 24. So, pwede nyo manually na ganun. Kaso, aabot kailangan makarating ka ng ika-17 term. Ilang term na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang. Then, diretso mo pa, 27, 9 term. And up to 17 term, diba? Ngayon, may formula tayo. Pwede natin gamitin to. Kapag ginamit mo yung manually, aabot ka nga ng 17 term, makukuha mo yung tamang sagot. Pero, paano kapag hinahanap is 100 term, 221 term, 'di ba? Masyado nang mahaba. So we can use the formula of arithmetic sequence, which is a sub n is equals a sub 1 plus n minus 1 times d, which is kita naman natin sa sequence what is our common difference, that is 3. Kaya na natin mentalin 'yan, 'di ba? So nakalagay din naman sa mga question, find the 17th term of the arithmetic sequence. So, kapag arithmetic, alam mo na, sure na arithmetic sequence na siya kasi binigay na sa given. Ay, binigay na sa question na arithmetic siya. So, wag mo nang pagdudahan kung arithmetic pa ba siya or hindi. Gawin mo na lang, 7 minus 4. So, alam mo na ang common difference, 3. So, yun na yung common difference, 3, diba? So, wag mo nang itesting lahat kung pare-pareho ba sila ng common difference. Dahil, kung sinabi naman sa question na arithmetic sequence yun sa question, so, arithmetic sequence na siya. Then, D is equals to 3. So, gamitin natin yung ating formula. Yung A sub N natin, that will be the value of 17 term. So, wala tayong ilalagay na value sa A sub N. Kasi, yung N natin, ano yung number ng term natin? Okay. Diba? Ang n natin, that is, ang n natin, 17. Kasi 17 term yung hinahanap natin. So, meron tayong formula na a, ang a sub 1 natin, anong first term natin dito sa given natin sequence? First term. 4. Diba? Siya yung kasing kauna-unahan. Kapag first term, siya yung kauna-unahan. So, yan na ba yung mga given na kailangan natin? Meron na tayong N, meron na tayong D. So, meron na tayong A sub 1. Okay na yan. So, ilagay natin A sub N is equals to A sub 1 plus N minus 1 times D. So, substitute natin.
Yung n dito sa a natin, hindi na n ang ilalagay mo dyan. Anong value ng n natin? 17. Ibig sabihin ng a sub 17 or 17 term, yun yung hahanapin natin. Ang a sub 1 natin, which is 4, so ilalagay nyo na siya na 4. Plus, ang n natin, anong n natin? 17. 17 minus 1, kasi sa ika-17 term yung hinahanap natin. Then, ang common difference natin is 3. So, computing nyo yan. Copy si 4 plus 17 minus 1, that is 16. Then, ita-times natin siya kay 3. So, sir, wala naman kami nakita ano. So, alam nyo naman na kapag parenthesis na magkatabi ng dalawang number at parenthesis, that is multiplication. So, what is 16 times 3? Wala. 48. So, 4 plus 48 is equals to 52. So, ang a sub n natin, ang last term natin is, ano, so, a sub 17 natin is equals to 52. Okay? So, kapag pinagpatuloy pala natin to, makakarating tayo ng 52 and that is the 17th term. Okay? So, masyadong matrabaho kasi kapag pinagpatuloy natin yung sequence. So, pwede naman natin mahanap yung 17th term since 17th term lang naman yung tinatanong sa atin. Diba? Wait lang. Hoy, kain ngayon nyo. Naunawaan ba? Okay. Okay, another example we have. So, soluhin nyo itong formula ha. A sub n is equals a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, meron tayong sequence na 8, 13, 18, 23. Okay, and so on. So, hanapin natin ang ika-28th term. Okay. What is that 28th term? So, meron tayo ditong a sub 1. Anong a sub 1 natin? 8. Then, common difference? 5, diba? Kasi 13 minus 8, 5. Then, what is the n? Anong n natin? 28. Kasi 28 term yung hinahanap natin. So, yung n natin, kung ilang term sila lahat, meron tayong 28 term lahat. Okay. So, we have a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, palitan natin si a sub 28 kasi a sub 28 ang hinahanap natin is equals to a sub 1, that is 8. Who's this? Jessica Rat. Good morning, Jess. Why are you late? Ang n natin, and that is 28 minus 1 times 5. Okay. So, a sub 28. So, equals to 8 plus 28 minus 1. That is 27. Then, multiply natin kay 5. So, 27 times 5. What is 27 times 5? 135. So, pwede na natin makita ang ika-28 term natin or a sub 28 is 143. Okay? So, yun yung ika-28 term natin. Naunawaan? Okay. Another example pa. Babuhusan ko kayo na madaming example. A sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1. Yan. What if ang ating sequence is like this? 10,
8, 6, 4, 2, 0, and so on. So, hanapin daw natin ang ika-34th term. What is our a sub 1? Okay, what is our n? N natin? 34. Ayan, common difference. Very good. Negative 2. Okay? So, negative 2 common difference natin. So, alagay natin, a sub 34 equals ang a sub 1 natin is 10 plus n natin is 34 minus 1 times negative 2. Okay, negative 2 na yon. So, 10 plus 33 times negative 2. What is 10 times, ay, what is 33 times negative 32? That is negative 66. Okay, kasi magkaiba ang sign, pinag-multiply natin. Positive si 33, negative si 2. So, pinag-multiply natin, magkaiba ang sign, magiging negative. So, what is the a sub 34 natin or ika-34 term natin? 10 minus 66. What will be the answer? Okay, negative 56. Okay. So, isipin nyo na lang, 10 minus 66 cannot be kasi masyadong malaki. So, it means negative ang sagot natin. Pag minusin nyo pa rin sila, 66 minus 10, 56. Okay? So, negative ang sagot. So, dito naman sa sequence natin, talaga magiging negative ang sagot yan. Kasi, diba we have here 10, 8, 6, 4, 2, pababa, diba? So, syempre, mga susunod, mga negative numbers na yan. Negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, diba? So, pero 34 term kasi, masyadong mahaba kung isusunod pa isa-isa. So, mas mabilis kung diretso tayo sa formula magka-compute. Okay? Naunawaan? Okay. Naunawaan? So, what if ganito mangyari? So, meron tayong a sub 1. A sub 1 natin is 27 and we have a sub 11 is 69. Thus, we have add the common difference d to 7. Okay. Mali pala ako. Ulitin ko. Sulat ko na lang yung given lahat. The first term, the fourth. Okay. Meron tayong the fourth term of an arithmetic sequence. Bayan.
Okay. So, tatlong hinahanap natin. So, may given lang tayo the part term of an arithmetic sequence is 27. So, may given tayo na a sub 4 daw natin is 27. Then, ang a sub 11 natin is 69. Okay? So, yan lang yung given natin. Hindi natin alam what is the common difference. Then, what is the... May last term tayo, 11, diba? Pero wala siyang first term, diba? At hanapin natin. So, itong una natin hanapin. Common difference, first term, pati 25th term. Iyan ang mga hanapin natin. Magsimula tayo kay common difference. So, common difference na makikita natin. Kaso, ang given natin, we have the a sub 4 and a sub 11. So, paano natin hanapin common difference niyan? Diba, meron tayong formula na a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay. Meron lang tayong a sub 1 pati the last term. So, kaya dito, mag-a-assume tayo na imbis ang a sub 4 natin, gagawin natin siyang a sub 1. So, diba, ang a sub 4 natin, minusan natin ng 3 para maging a sub 1, diba? Is equals to a sub 1. So, minusan natin siya ng 3. So, para maging a sub 1 siya. So, ibig sabihin, dito sa n term natin, 3 din ang ima-minus natin. 11 minus 3 magiging a sub, ano na to? A sub 8 na, diba? Tama ba? 11 minus 3, that is a sub 8. So, meron na tayong first term and eighth term. So, ganyan lang, i-assume lang natin. So, sir, ano nangyari doon? Bakit nag-minus 3 tayo? Kasi i-assume natin na yung a sub 4 is maging a sub 1 natin. We're going to assume. Ngayon, na-assume na natin na a sub 4 natin is a sub 1 natin. So, babawasan din natin yung a sub 11 natin, magiging a sub 8 siya. Okay? So, pwede natin i-substitute. So, dito ang a sub 8 natin, so, anong value ng a sub 1 natin? 27. Ang a sub 8 natin, 69. Okay, hindi natin babawasan yung 27 pati 69. Yung sub lang na number sa a. Ibig sabihin, yung term lang ang babawasan natin. Para maging first term siya at malaman natin what is the last term. So, pero yung value ng term na yung, which is 27 and 69, hindi natin babawasan. So, meron tayong a sub 8 dito. A sub 8. So, ang value ng a sub 8 natin, that is 69, diba? Then, ang a sub 1 natin is 27 plus, ano na yung highest end term natin? What is the end term or the last term natin dito sa given na nag-assume na tayo? Ano na nakikita yung last term natin? Ilan na lahat yung term natin? Yes? Yon, very good. 8. Tingnan nyo lang kung ano yung pinaka-value. Diba ito yung 69 natin is a sub 8, diba? E diba a sub n yon. So, kung anong value ng 8 natin, ng n natin dito, which is, kung pang ilan yung number natin dito, yun yung value ng ating n. So, meron tayong 8 minus 1, then times d. Okay? So, computing natin. We have 69 is equals to 27 plus, what is 8 minus 1? That is 7. 7 times D. So, meron tayong 7D. Kailangan mailabas natin or maitira natin si D. Diba? Kailangan mag-isa lang si D para makita natin yung common difference. So, gawin natin. I-move natin si 27 to other side of the equation. We have 69. Minus 27 is equal to 7D. So, what is 69 minus 27? Okay, 42. 42. Then, 7D. Anong sunod natin gagawin? Para may isolate natin si D.
anong tawag sa process na to? Yun. Fraction or divide both side by 7. Kasi para matira si D, diba? Then, and din natin is equals to 72 over 7 or 72 divided by 7, that is 6, diba? So, meron na tayong common difference. What is our common difference? 6. Okay? So, take a screenshot muna para kasi magbubura ako. So, meron na tayong common difference na 6. Okay? 6. So, burahin ko na itong ating computation na una. Tandaan yun, ha? Okay, anong sunod natin hanapin? First term. Ibig sabihin, gagamitin na natin talaga yung original term. So, hindi na natin gagamitin ito, di ba? Hindi na natin gagamitin yan kasi kaya tayo nag-assume para makuha natin ang common difference. Ngayon, a sub 4 na talaga ang gagamitin natin in a sub 11. Para naman makuha natin ang first term, yung a sub 11 natin, meron tayong a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, ano-ano ang kailangan natin? Ito yung hinahanap natin, diba? A sub 1 ang hanapin natin. Dahil a sub 1 ang hinahanap natin, kailangan may value tayo ng a sub n. Anong value ng a sub n natin? Ito na yung given natin ulit. 69. Very good. So, ang a sub n natin is 69 is equals to a sub 1. So, a sub 1 yung hinahanap natin. Kaya kailangan ang constant natin, ay ang variables natin is a sub 1 or walang value is a sub 1. So, what is the value of n? Kung si 69 yung ating a sub n, 11. Minus 1. Then, what is the value of d? Common difference? 6. Okay, na-compute na natin yon. So, compute natin ngayon yan. 69 is equals to a sub 1 plus 11 minus 1, 10. Times 6, 60. Okay? At ngayon, para mag-isa si a sub 1 dito, si a sub 1, ilipat natin si 60 to other side of the equation. We have 69 minus 60. So, bakit naging minus 60 yon? Walang may alam bakit naging minus 60 yun? Nag-minus 60 siya kasi. Diba nilipat natin siya sa... Yes. Paano? Ano? Okay, ganun. Basta, yun. Basta namumove natin, minumove natin, at lumalampas tayo sa equal sign, nagiging baliktad ang sign, ha? From positive, nagiging negative. From negative, nagiging positive. Basta lumampas ng equal sign, okay? Nagiging negative yon or nagiging positive. Depende kung ano yung kanyang sign na babaliktad. So, since lumampas naman tayo sa equal sign, tumawid tayo ng backward, nagiging baliktad yung kanyang sign. So, 69 minus 60, that will be 9. At ang a sub 1 natin is equals to 9. Okay? Meron na tayong a sub 1 is equals to 9. Naunawaan? Yan. A sub 1 is equals to 9. So, take a screenshot again. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Then, ang huli nating hanapin is si 25th term. Okay.
So, ang kailangan natin given dyan, sino-sino mga kailangan natin given? Makapag pa ganitong exam din kaya. Ganitong uri ng question sa exam na. Uri nyo, isang item lang, tatlo agad ang sagot. Tipid. So, 25th term na tayo, diba? So, we have a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, si 25th term, siya na yung last term natin. So, ito yung ating variables. So, siya yung walang meaning, walang value. Pero yung n natin, gagawin natin a sub 25, diba? A sub 25 na siya. Hindi ako makapagano. Okay. So, a sub 25 siya. Kasi 25th term. Ang a sub 1 natin, anong value ng a sub 1 natin? 9. Okay? A sub 1 natin, that is 9. Then, anong value ng n? 11 pa rin ba? So, ano yung value ng n dito? Kasi 25th term na yung hinahanap natin. Diba? Kung 25th term na yung hinahanap natin, 25. Okay? So, yung n dito, pati n na nandito, isa lang ang value dapat noon. Diba? Kung ika-25th term na yung hinahanap natin, dapat a sub 25 siya, then yung n natin is 25 din. So, saan napunta yung n? Saan galing yung 25? Kasi ang tanong natin, find the 25th term. Okay? And that is the value of n. Kung ilang term sila lahat. Or what is the last term? Then, minus 1 times common difference, 6. So, a sub 25 is equals to 9 plus 25 minus 1, 24, times 6. A sub 25 is equals to 9. So, 24 times 6. Okay? At ang a sub 25 natin is equals to 153. Tama ba? Plus 4, 7, 8, plus 10, ay plus 5. Tama, 153. Okay? So, ang a sub 25 natin is 153. So, nahanap na ba lahat ng tinatanong? So, meron tayong first term which is 6. Ay, may common denominator tayong 6. May first term na 9. And may 25th term na 153. So, ganyan natin sila isosol. Okay? So, take a screenshot. Siya, diba? Yung una, madali, diba? Yung hanapin lang yung, ano, eh, kapag ganitong madami nang hanapin, first term, fifth term, yung ano. Pero yung hanapin lang daw, what is the 25th term of the ganyan-ganyan? So, madali lang yon. Basta based lang sa, ano, sa formula. Yan din naman ang based lang sa formula, eh. Ia-algebra lang natin. Dapat solo lang natin yung pagta-transpose. Or pag-manipulate. Basta divide both sides, lipat-lipat, or divide, di ba? Multiply. Kaya niya yan. Kayang-kaya. Okay. So, on your book, match problem 1.2.3. So, meron doon tanong. The third term. Yes. Anong page? Sa nilalagay.
Bakit? Kaya niya yan. Okay, so the third term of an arithmetic sequence is 22, third term yun ha, and the 15th term is 130. Find the common difference, the first term and the 31st term of the sequence. So, katulad lang din yung kanina, yung una nyo, diba meron kayong arithmetic sequence, third term nyo, meron kayong third term, A sub 3 pala, sorry. A sub 3 is equals to 22. Then, meron kayong A sub 15 is equals to 130. Una natin ginawa, nag-assume tayo, diba? I-assume nyo na this is the first term. So, A sub 3, ilan ang babawas natin para maging 1 yung 3? Minus 2. So, magiging A sub 1 siya, then equals nyo sa 22. Ganyan din dito, A sub 130 minus 2, since ito ang binawas natin dito, minus 2 din dito. So, A sub 128 na to. 128. Then, is equals to 130. So, hanapin nyo muna ang common difference. A sub n is equals to A sub 1 plus n minus 1. Yes? A sub 15. Ay, oo, oh, A sub 15 pala. Sorry. Kaya palang tataka, bakit ang laki na rin? A sub 15 to, yan. Minus 2, and this will be A sub 13. Okay? 15 pa din, ulit. Okay. So, common difference muna. Sunod, first term, second term, last term. So, I will give you only 15 minutes. Siguro naman kaya na yon to answer this. Bago ang tapos na, pakisend sa akin via PM. Okay?
Ma'am, ano, yung sabi ng kanilang square, 181. Kasi may LVM, may pang-PST yan. So, yung sum nila, pag in-square ko yung sum of the square, di ba parang yun na yung sagot? Pero wala naman sa choices. Pag-upo na ba ng pag-upo? Oo, nag-pinag-upo ka sa Kuya Rex. Ayos yung posing ng kan. Asan mo sinabi niyo yung energy na yan? Wala, sira na. Baka yung si may aking ano. Nung tumalas yung inamak na crack na. Ay, kasalita na yun. Sino yung energy ka dali? Wala, tinapos mo. Wala, tinapos mo. Asan niya? Ano ba mo ito? Ano ba mo niya? Ayos yung pride tsaka nga. Ayos yung dali yung isa din na energy isa na energy. Ay, ayaw ko naman yung sinetsali liit. Sinabi. Wala nyo tayong paghihin ng na. Kung din nga yung mga yung maliit. Di ba, nag-ayos na ako dati pumuputok lang. Yung kabila, nainit yung kabila nito. Ay, sila nang kilamit na yan. Saan mo nagawa din yan kung di palita niya ng bago? Ikaw ba? Kahit pa ba ay kwento mo yan, di naman ako nung nadaan. Kung ilig ka siya magkakalang hindi natin alam. Ano may kwento lang? Paano unang natin? Oh, lumilin siya. Daman o. Daga ang kami. Walang mamigit ka. Walang mamigit ka. DM! Utang mo sa akin 50. Ay, nakaway sa akin. Oo, may sasaktak pa yun. Tapos ah. May makalimang na kong pinakalimang.
kaya niya lang kung isang makikita niya. Kasi sa iyo, nanonood ng marka, baka nga magpagkatapos ng mag-in. Nalilisip pa din ang mapa. Okay, ang mami, hindi ka na eh. Kumakokay daw, ay sa mga nilis, siguro di matataas. Sarisin niya lang daw, ang pagbansin kong lady lang dito sa mga, ay marunin mo magbasa. Kasi nga, perfect ang anak ko. Parang si ano? Tapos nga, ginawang sinasabi ni ano? Parang si Tyler. Sabi niya, sa Marina. Nasa sabi niya, may ita, may ita, lagi niya nakakalit mo sa kanya. Sabi ni Picha, okay lang mag kailan? Okay na ba? Wala din siya pambayad. Hey, wag kang maingay, hindi pa ako tapos. Okay, last 3 minutes. Ya, ikan buat itu.
Dalawang mga kwarto siguro, dyan pinagalaw. Pinagalaw yung budget doon. Puro, dyan pinagalaw. Pinabang ako sa ano. Ako, isa ka din din. O, nang bago. Pinabang mo kayo? Ah, nagtitik yung gamit siya? Oo, lahat. Parang yung bili sa ano, sa... yung ano. Yes. Pero may nasagutan ka? Yon. Yung first term, pati 31st, hindi. Yung first term, gagawin ko na sana ka. So, tinitignan ko yung... give. Nahihirapan ako. Sana talaga na yun. Binaiisip na ako, pero hindi pa rin kakayan na mo. Kaya yun. Naisip mo na nga eh. Gagawin ko pa yung combination. Kaya pa pa. Ilang araw ba kayo daw? Justin nga, nakapagpasa na. Parang man, nakapawang... Uy pa, huwag kayo maingay. Sir, hindi ko alam kung tama yun. Pag pala nagkamali kayo sa common difference dyan, magkakamali din kayo sa first term pati 31st term, diba? Kaya be careful pala dapat. Di naman. Okay, pass nyo na ang inyong mga sagot. Whether you are finished or not. Okay. Sino pa ba nandito? Si Miguel? Oh, kayo na lang. Nandito kanina sa Just Pati sana, ba't nawala? Okay, let's solve. Hoy, huwag kayo maingay, wait lang. So, we have the third term at arithmetic sequence. We have third term, pati 15th term. So, in-assume na natin sila, diba, na first term natin 22 and 13th term natin 130. So, a sub 130 tayo dito equals 130 to. 130 equals ang first term natin which is 22. Plus, ano na ilalagay natin sa n? 13. Okay. Minus 1 times d. Ba? 31. 13. So, copy natin to. 22 plus 13 minus 1, 12D. Okay? May 12D tayo. Lipat natin si 22 to other side of the equation. Magkakaroon tayong 130 minus 22 is equals to 12D. Kasi nawala na si 22 dito. So, 130 minus 22, that is, anong sagot dito? 108. Tama? Over 12D. So, divide natin both side by 12. What is the answer? 9. Okay. Tama si Justin, 9. Nakita yung sagot ni Justin, 9. Okay. May 9 na tayo na common difference. So, hindi na natin gagamitin ito kasi nag-assume tayo kanina para mahanap si common difference. Balik na ulit tayo sa basic natin, which is a sub 3 is equals to 22 and a sub 15 is equals to 130. Okay, Miguel. So, Miguel, send mo na din sa messenger ko yung ano mo, sagot mo. Okay. Okay. Whether you are finished or not. Okay. Then, d is equals to 9. Anong sunod natin hanapin? May common difference sa tayo. First term naman. So, a sub n natin, which is 15 term na nga, 130 is equals to
A sub 1 natin, yun pala yung hinahanap natin, diba? So, A sub 1 talaga siya. Plus N, ano ilalagay natin sa N? Anong lalagay natin sa N? Okay, very good. 15 minus 1 times din natin, that is our common difference. Lagay natin si 130 is equals to A sub 1. So, 15 minus 1, 14 times 9. 126. Then move natin si 126 to other side of the equation. Magiging minus siya, diba? 130 minus 126 is equals to A sub 1. So, 130 minus 126. Nakita kung bakit naging minus 126 yun kasi minove natin dito sa kabila. Okay? Minove natin yon. So, kapag minove natin, 130 minus 126, that is 4. So, ang A sub 1 natin is equals to 4. Tama ba? Sure. Yes. Sir, may mali ako doon. Anong mali mo doon? Tinan ko nga. Mayroon nalagay ko 13. Ah. Ginamit mo pa din yung assume natin na number. So, ayoong sayang. So, pero dapat ang gagamitin natin is 15 na. Okay? So, hindi na yung in-assume nating number. In-assume lang, kapag nag-assume lang tayo para makuha natin yung common difference, diba, nila. So, since a first term nang kinukuha natin, so, hindi na tayo mag-assume doon. Yung normal na given na yung ating gagamitin. Yung original given. Take a screenshot, buburahin ko yung isang equation. 5, 4, 3, 2, 1. Burahin ka to. Kay Justin, yun din ba nagawa? Wala. Oh, tama pa rin si Justin. Then, punta tayo sa last term. Last term na yung hinahanap natin. So, A sub N na yung nawawala sa atin, diba? Pero may first term na tayo, which is 4. So, edi mali ka na din kay Sel dito. Kasi mali yung first term, ano? Kaya, be careful pala. Plus, ang N natin, what is the N natin? 31st term na yung hinahanap natin, diba? So, dapat magiging A sub 31st na pala to. A sub 31st. Kasi yun na yung hinahanap natin. Then, ang n natin dito is 31. Minus 1, then ang common difference natin is 9. Okay? So, a sub 31 is equals to 4 plus 31 minus 1, 30. Times 9. 30 times 9. So, 70 kasi 3 times 9, 27. May 0, 270. Okay? Then, pag plus na lang natin yan, A sub 31 natin is equals to 274. Tama ba? 274. Wait, parang iba ata na. Okay, tama. Ang galing ni Justin. Very good. How about the others? Ang iyo 270 lang. Oo nga. Ba't kaya? Anong ginamit mong A sub 1? Hindi mo, tama. Ang pangalawa, 4 lang dapat, pero naging 22. Okay. Ay, ito.
Okay, pero ito yung sagot natin ha, 274. So, ang a sub 31st natin is equals to 274. Naunawaan ba class? Okay, be careful. How about the others? Learn from mistake. Okay lang yan. So, may tanong pa ba? So, may kasunod pa yan. Mabilis na lang to, arithmetic means. Arithmetic means. Okay? So, A yan ha, arithmetic means. So, ang arithmetic means is the average. So, paano malalaman ang arithmetic means? So, kunyari, meron tayong, diba ang average x plus y is over 2? Iyan yung average. Or halimbawa, paano ba natin kinukuha ang average? Kunyari, meron kang 10 plus 20. Anong average ng 10 pati 20? I-divide mo sila sa 2. 10 plus 20, that is 30 over 2. So, ang average nila is 15. So, paano kinukuha ang average? Ipag-plus natin, then i-divide natin kung ilan yung pinag-plus natin. Ang means kasi, that is average lang. Okay? So, halimbawa, may tatlo tayong pinag-plus. Anong average ni 3? 4, pati 5. Yan. Anong average ni 3, 4, at 5? So, para malaman natin yan, 3 plus 4 plus 5. Divided. Sa ilan natin siya i-divide? Siyempre, sa 3. Kasi 3 yung pinag-plus natin. 3 plus 4 plus 5, that is 12. So, 12 over 3, that is 4. So, ang average nila is 4. Okay? So, ganyan lang pag nag-a-average. Ipag-plus-plus nyo, then i-divide nyo kung ilan yung pinag-plus-plus nyo. Ngayon, sa arithmetic means, ganyan din. Ganyan din yung concept. Okay, paano ba sir yung arithmetic means? Halimbawa, meron tayong first term, which is, ang halimbawa natin, ang first term natin ay, meron tayong first term na 7, then may 4 na blanco dito. Okay? Then, ang sumunod na is 27. So, paano natin lalagyan ng value yung 4 na yon? So, ang kalimitan tanong dyan, insert 4, sabi dito, insert 4 arithmetic means. Arithmetic means between 7 and 27. Okay. At ito na nga yun. So, diba sabi sa tanong, mag-insert daw tayo ng 4 na arithmetic means. Ibig sabihin, 4 na nasa gitna ng 7 at 27. So, paano yon? So, sulat mo si 7, then maglagay ka ng space, 4. Diba, isa? Kasi 4 arithmetic means ang kailangan natin. So, 4 ang ilalagay mo. 1, 2, 3, 4, then sumunod na si 27. Naintindihan? Ngayon, paano natin kakompitin yan? So, from the 4 arithmetic means, so, form an arithmetic sequence with first term, a sub 1, 7, and 6 term is in this mean. So, dito, ang gagawin lang natin, hahanapin lang natin ang common difference. So, may formula, yung pa rin ang formula natin, kaya di na kayo mahihirapan. A sub 1 is equal to, A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times d. Okay. Ano ang first term natin? Kasi nakalagay between 7 and 27. Ibig sabihin, first term at last term natin yung 7 at 27. So, meron tayong 27 dito, which is A sub n natin, is equals to a sub 1 natin is 7 plus ilang term sila lahat? Hindi 4 yung term natin na kasi 4 yun nasa gitna.
eh kasama si 7 pati si 27. So 6 sila lahat, 'di ba? 6 terms sila lahat. Or di kaya pang ilan yung 27 natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'di ba? Pang 6 si 27. So yung n natin that is 6 minus 1 multiply to d. Then compute na lang natin. 27 equals 7 plus 6 minus 1. That is 5. 5D. So, ngayon, si 7, move natin sa kabilang side. Magiging 27 minus 7 is equals to 5D na lang. So, 27 minus 7, that is 20, is equals to 5D. So, move natin dito. So, meron tayong 20 is equals to 5D. Ang gagawin natin, we're going to divide both sides, di ba? So, cancel si 5, matitira si D. At 20 over 5. 4. Okay. So, ang common difference natin is 4. Sir, paano namin gagawin dyan? Ngayon, meron na tayong common difference. Ang gagawin nyo, lalagyan na natin yung apat na arithmetic means natin. Okay? Yung apat na arithmetic means. So, 7 plus 4. Kasi 4 yung difference natin. So, i-plus lang natin siya kay 7. Okay. 7 plus 4, 11. Ngayon, 11 plus 4. 15. So, ganyan lang. Plus 4 lang tayo ng plus 4. 15 plus 4, 19. 19 plus 4, 23. At doon nyo matetesting kung tama ba kayo pag pinas nyo pa rin. 23 plus 4, 27. So, it means tama yung arithmetic means nyo. Okay? Kasi 23 plus 4, 27. So, tama ang arithmetic means nyo. So, ano-ano yung mga arithmetic means na nilagay natin? 11, 15, 19, at 23. Naunawaan? Kaya pa ba ng utak? Kaya pa po. So, sige nga. Take a screenshot. Dito, common difference lang hanapin natin, ha? Common difference lang hanapin natin. Okay. Insert. 5. Arithmetic. Means between 9 and 51. Kita pa ba yung 51? Kita naman. So, send nyo ulit sa messenger kasi siguro naman kaya nyo na yan. Isang yan. So, you have 10 minutes para sagutan yan. Then, send me DM via PM. Thank you.
tanong natin? Sa labas. Sa loob ng ano? Send nyo na lang sa akin. Okay. Okay, nagpasa na. Makita ko na mga nagsipasa na. Okay, checkan natin. We have insert 5 arithmetic means between 9 and 5. So, ibig sabihin, nandito si 9. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Tama? Then, panghuli si 51. Yan. So, nag-insert tayo ng 5 arithmetic means between 9 and 51. So, unahin natin, we have the a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1. Siguro, solo nyo ng formula na rin. Kanina pa ako salita ng formula. So, a sub n is equals to 51, which is our last term. And a sub 1 is 9, our first term, plus n. Ang n natin, ilang terms sila lahat, or pang ilan yung 51 natin? Pang 7 terms, diba? So, 7 minus 1 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. So, we have 51 equals to 9 plus 7 minus 1, that is 6. 6D. Okay? So, move natin si 51 to other side of the equation. Magkaroon tayo ng 51, ng 9 pala to other side of the equation. Magkaroon tayo ng 51 minus 9 is equals to 6D. And 51 minus 9, what is 51 minus 9?
42 is equals to 6D. So, ang D, so, divide natin both side to 6. Cancel si D. Cancel. So, magkaroon tayo ng D. Then, 7 tayo dito. So, meron tayong difference or common difference natin, D natin is equal to 7. Diba? So, plus 7 na lang tayo ng plus 7. 19 plus 7, 16. 16 plus 7, 23. Plus 7, 30. Plus 7, 37. Plus 7, then plus 7, 51. Okay, sakto naman siya, diba? So, it means 16, 23, 30, 37, 44 ang ating tamang sagot. Okay, so, nakuha nyo naman. Okay naman. Wala naman nagkamali sa inyo sa part na to. So, doon lang pala sa pangalawa kayo nalilito. Diba? May tanong pa ba? Wala na. Gusto niya ba ng assignment? Siyempre, sir. Gustong-gusto namin yan. So, sir, gustong-gusto namin ng assignment. So, may bibigyan ako ng assignment sa Google Classroom na lang assignment natin. Okay? So, may tanong pa ba kayo? Wala na. Okay. So, kung wala na tayong tanong, that's all for today. And thank you, class. Thank you, bye-bye. Thank you then. Bye-bye.